magandang umaga mga bata at maligayang pagdating sa panibagong araw ng paglalaro, pag-indak, pagsasaya at pagkatuto. Ako nga pala muli si Binibining Elisa Pascua, ang inyong guro sa PE5. Tara na! Ating simulan ang aralin ng buong sigla at saya. Para sa inyong attendance, i-type ang inyong pangalan, baitang at pangkat, paaralan at pangalan ng inyong guro sa mape. Narito ang ilang mga paalala bago magsimula ang ating aralin. Una, humanap ng lugar sa inyong tahanan kung saan ay walang ingay o sagabal sa inyong pag-aaral. Ikalawa, ihanda ang inyong mga kagamitan tulad ng papel o kwaderno, panulat at module. Ikatlo, iwasan ang mga komento o maglagay sa comment box ng mga bagay na walang kinalaman sa ating aralin. Bago tayo magsimula, narito ang mga layunin ng ating aralin sa araw na ito. Una, nasusuri ang regular na pakikilahok sa mga gawaing pisikal batay sa Philippine Physical Activity Pyramid. Pangalawa, naipamamalas ang mga kakayahang kailangan sa pagsasayaw. Pangatlo, naipamamalas ng may galak, pagsusumikap, respeto sa mga kasamahan at pagiging patas habang nakikilahok sa mga pisikal na aktibidad. At ika-apat, panatilihin ang pagiging ligtas sa lahat ng oras. Halina't simulan natin ang aralin ng masigla. Tayo nang mag-ehersisyo. Sabayan natin ang warm-up exercise sa video na ito na pangungunahan ng mga pre-service teachers mula sa Marulas Central School. Ayan, mukhang masigla ng ating pangangatawan. Ngayon naman ay balikan natin ang nakaraang aralin. Gamit ang mga larawan, tukuyin ang mga hinihingi sa bawat bilang. I-type sa comment box ang inyong sagot. Una, ito ay ang lugar kung saan nanggagaling ang sayaw na polka sa nayon. Tamang sagot, Batangas. Pangalawa, ito ang sinusuot ng mga babae sa sayaw na polka sa nayon. Tamang sagot, Maria Clara. Pangatlo, ito ay sinusuot ng mga lalaki sa sayaw na polka sa nayon. Tamang sagot, Barong Tagalog. Pang-apat, ito ay isa sa mga basic step ng sayaw na polka sa nayon. Tamang sagot, polka step. At ang panghuli, ito ay bilang ng bahagi ng musika sa polka sa nayon. Tamang sagot, tatlong bahagi. Pagmasdan ng mga personalidad sa larawan, nakikilala ba ninyo sila? Saang larangan sila sumikat? Sila ay ilan lamang sa mga tanyag na mananayaw sa ating bansa.
Ang power duo ay kilala sa kanilang galing sa kontemporaryong sayaw na nabigyan ng pagkilala sa ibang bansa nang sila ay sumali sa Asia's Got Talent. Ang mga magkakapatid naman na sina Ranz, Niana at Natalia Guerrero ay naging tanyag sa kanilang dance covers sa TikTok at YouTube. Si Lisa Makuha Elizalde naman ay tanyag sa kanyang pagsasayaw ng ballet at kasalukuyan niyang pinamamahalaan ang Ballet Manila. Sila ay nakilala sa larangan ng pagsasayaw. Naging tanyag sila sa kanilang malikhaing pagkilos. Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng malikhaing sayaw? Ang malikhaing sayaw ay nagpapakita ng emosyon na maaari rin pagsalaysay ng isang kwento. Ang mga katutubong sayaw ay nagpapakita ng tungkol sa kultura, tradisyon at gawain ng mga taong lumikha nito. Nagpapakita rin ng mga ito ng kaugalian at katangian ng mga tao. Tulad ng sayaw na karinyosa na pinag-aralan ninyo noong huling quarter. Ang salitang karinyosa mismo ay nangangahulugang malambing at maamo. Ito ang mga katangian ng isang dalagang Pilipina na ipinakita sa sayaw. May sayaw naman na may kinalaman sa kasaysayan, tulad ng magdanatik na isang war dance na batay sa sinaunang pakipagdigma ng mga Moro laban sa Kristiyano para sa Latin. Ang malikhaing pagsasayaw ay binubuo ng iba't ibang kilos locomotor at e-locomotor. Narito naman ang mahalagang bagay na kailangan tandaan sa paglikha ng isang sayaw. Tema: pag-isipan ng pangunahing ideya ng inyong sayaw. Lahat ng gagamitin mula sa kasuotan, galaw at props ay kailangan magkaugnay sa tema. Mahalagang malaman ang layunin ng sayaw at mula rito, makagagawa ka ng plano para sa iyong pagtatangkal. Musika. Siguraduhin ang musika ay angkop sa inyong tema. Kung posible, ay tingnan din kung ang mga instrumentong gamit ay nararapat din sa inyong tema. Siguraduhin din ang kahulugan ng kanta ay nagbibigay ng magandang mensahe sa inyong manonood. Iwasan ang paggamit ng musika na may hindi magandang salita. Ritmo. Ito ay nakatutulong sa paglikha ng mga galaw sa sayaw. Dito na ipamamalas ang angking galing sa pagsayaw sa saliw ng musika. Kwento. Ang ating katawan ay maaaring gamitin upang magpahayag ng isang kwento. Kung ikaw ay gagawa ng isang interpretative dance, siguraduhin pinapakita ng mga galaw ang nais na mensahe o kwento. Kasuotan. Ito ang unang nakikita ng mga manonood. Sa kasuotan, nagkakaroon ng ideya ang manonood kung anong klaseng sayaw ang itatakal. Mainam na gumamit ng mga material na madaling makuha gaya ng lumang damit. Maging malikhain sa paggawa ng inyong kasuotan upang maipakita ang pagkakaisa ng inyong pagtatakpan. Bilang ng mananayaw. Planuhin ang bilang ng mga mananayaw para sa pagtatakpan. Formation. Maraming klaseng formation na maaaring pagpilian, gaya ng coral line, column line at serpentine line. Props o materyales. Pumili ng props o materyales na kinakailangan at angkop sa sayaw. Iwasang gumastos ng malaki at gumamit ng mga recyclable na materyales. Ngayon naman ay ating panuorin ng isang halimbawa ng malikhaing pagsayaw mula sa isa sa mga pre-service teachers ng Marolas Central School. Like a small boat on the ocean, sending big waves like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I'll scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take up my life song. Prove that I'm all right song. My power's turned up.
At iyan na nga ang halimbawa ng isang malikhaing pagsasayaw. Ngayon naman ay sagutan natin ang mga sumusunod na katanungan. I-type sa comment box ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali naman kung hindi. Number 1. Ang ritmo ay nakatutulong sa paglikha ng mga galaw sa sayaw. Kung tama ang inyong isinagot, mahusay. Number 2. Ang pagsasayaw ay nakapagbibigay sa inyo ng pagkakataon na panatilihin ang inyong fitness. Kung tama ang inyong sagot, magaling. Number 3. Ang pagsasayaw ay isang paraan ng pagpapahayag sa sarili o self-expression. Kung ang inyong sagot ay tama, tumpa. Number 4. Ang pagkakaisa sa inyong pangkat o grupo ng mananayaw ay hindi mahalaga sa pagsasayaw. Kung mali ang inyong sagot, huwag mag-alala dahil dito ay tama. At number 5, ang malikhaing sayaw ay hindi binibigyan ng pagkakataon ng mga kabataan na malinang ang kanilang pagsasayaw. Kung ang inyong isinagot ay mali, huwag mag-alala dahil ito ay tama. Ating tandaan, ang pagsasayaw ay isang paraan ng pagpapahayag ng sarili o self-expression. Ang sayaw ay nagpapakita ng emosyon at maaari ding magsalaysay ng kwento. Isa sa mga mahalagang bagay na kailangan mong malaman sa paggawa ng sayaw ay ang ritmo dahil ito ay nakatutulong sa paglikha ng mga galaw sa sayaw. Kung ikaw ay gagawa ng isang interpretative dance, ay siguraduhin pinapakita ng mga galaw ang nais na mensahe. Ang kasuotan na unang nakikita ng mga manonood sa pagtatanghal ng nagawang sayaw. Ang pagsasayaw ay nakapag-ibigay sa iyo ng pagkakataon na panatilihin ang iyong fitness. Para naman sa ating huling gawain, i-type sa comment box ang mga angkop na sagot na kailangan sa paglikha ng isang sayaw. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang sagutan ang mga sumusunod na tanong. Narito naman ang mga tamang kasagutan. Number 1, ito ay nakatutulong sa paglikha ng mga galaw sa sayaw.
Tamang sagot, ritmo. Number 2, ito ang mensahe ng isang sayaw. Tamang sagot, kwento. Number 3, ito ang unang nakikita ng mga manonood sa pagtatanghal. Tamang sagot, kasuotan. Number 4, ang choral line at column line ay mga halimbawa nito. Tamang sagot, formation. At number 5, ito ang pangunahing ideya ng sayaw. Tamang sagot, tema. Meron ba kayo mga katanungan o mga bagay na hindi maintindihan sa ating aralin? I-type lamang ang inyong tanong sa ating comment box. Ayan, mukhang meron tayong isang katanungang natanggap mula sa pag-aaral ng Marulas Central School. Ang kanyang tanong ay, ano po ang pinagkaiba ng malikhaing sayaw sa iba pang uri ng sayaw? Ang malikhaing sayaw ay isang sayaw na pinagsasama-sama ang paggalaw at masining na pagpapahayag nang hindi nangangailangan ng partikular na pagsasanay. Karaniwan, ang malikhaing sayaw ay nakatuon sa pagpapaunlad ng mga motor skills at emosyonal na pagpapahayag. At dito naman nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Naway marami kayong natutunan sa ating talakayan. Muli, ako si Binibini Elisa Pascua, ang inyong guro sa PE5. Lagi ninyong tatandaan, anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Paalam!